lahat. Pasalamatan po muna si Lord. Lord, salamat po Panginoon sa hapon na ito na for this privilege na pinakaloob niyo sa akin upang mahayagan niyo salita, Lord. Itago niyo po ako sa inyong libran. Ikaw lang po may taas sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Amen! Praise God! Dahil I wanna share a short, I wanna start with a testimony. Amen! When we were in the Philippines po, January 2023, may nangyari po sa akin na never po nangyari before. Iibawin ito po sa inyo. Ito po yun. That morning, one morning of January, pag-gising ko po ay pantal na kakong karoon ko. Normally, sabi ko, ay, normal lang yan yung allergy ko mo. Umangat na naman. E di kamot ako ng kamot, no? And then, yung pala, lalo po lumala. Hindi, never ko po ito naranasan. And then, pag-gising ko, sabi ni Mama Susan sa akin, na, ano nangyari sa'yo? Ba't magamagaw ni Mama? Sabi ko, ma, yung ano lang, allergy. Sabi daw, tara magpa-check up tayo. And then sabi ko, sige po ma, pagbaba ko, nahihilo na po ako. And, grabe, parang sumisikip ng dibdib ko na parang, ano na, sabi. E di, yun po, sabi ko, si Pastor Philip po, nagbe-breakfast pa lang po eh. Pagbaba ko po, sabi ni Pastor Philip, okay ka lang, tara na. Sabi ko, okay, tapos, sabi ko, hindi na ako makahinga. Hinahapon na po ako. And then, sumisikip talaga po ang dibdib ko, tapos, namutla na po ako. Parang, ano na po. And then, nahimatay po ako. Siguro wala po akong 5 minutes. Kasi pinipilit kong gumising eh. Pinipilit ko po na wala po mahimatay. Pero, and then, after nun, umokay ako, medyo okay. Pumunta na kami ng doktor. Sabi lang ng doktor po sa akin, bakit hindi ka dumiretso yung ER? Sabi nila siya. Sabi ko po kasi, kala ko normal kasi normally. May lumalabas na pagtal po sa akin katawan. And then sabi niya, alam mo, buti buhay ka pa. Kasi, pwede ka yung natulungan eh, sabi sa akin. Sorry. And then, sabi ko, ni-review namin ni Mama Susan, Jesus na hindi mangyayari yan. Kasi kasama ko ang Lord eh. Amen? And then, kaya po yung tatlong lesson, and then, binigyan po ako ng gamon. Sabi daw, next time, dumiretso ka ng ER, ganun. Kasi, normally, di ba, kung alam nyo sa mga restaurant, kailangan po ng allergy, no? Yung nga, kasi dati wala po akong allergic eh. Eh, simulan nung nanganak po ako, iba na po yung naging katawan ko po. And then, sabi daw ng doktor, next time, pumunta ka na agad sa ER kasi para de-destro, gamot, di ba, sa dugo ko, para mawala. And then, after yung pinigyan po ng gamot, okay na po ako. Praise God, kasi hindi niya po ako pinababayaan. It means na tatlong bagay na tutunan ko po sa nangyari sa akin. I-share ko po sa inyo. Amen? The first one is God owns our life. Amen? The Lord is the owner of our life. Because He's the one who give and take life. Amen? Sabi daw sa Ecclesiastes chapter 3 verse 20, all go to the same place. All come from dust and to dust all return. Amen? Kaya, alam niyo nung panahon na yun, hindi po ako naman nagano, sabi ko naman kay Lord, kumanta naman ako eh, let your will be done. Yun ang ano ko po. Kasi, syempre, hindi mo na masabi, pero yung spirit mo, no? And then, pangalawang lesson is God of miracles. Amen? Kasi instant healing yung nangyari sa akin eh. The one who works miracles in our life, we receive our miracle according to our faith. Amen? Because of our faith. Kaya nabibless po ako sa COTR Prayer Channel sa mga natutunan ko po na about healing. Kasi naranasan ko po eh. Kaya sabi ko, thank you Lord for your word.
Kasi sabi dito sa Luke chapter 8:48, yung woman na dinurugo, no, na 12 years, no? And sabi ni Jesus, then he said to her, "Woman, your faith has healed you." Amen. Kaya mahalagang pananampalataya na patuloy nating patatagin. Amen. Dahil si Lord lang ang ating pag-asa sa ating mga buhay. And the third is, ako'y naniniwala na God is always with us. Amen. Joshua chapter 1:9, sabi, pangako niya sa atin, "Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Kaya nung panahon na nangyari ko sa akin yun, hindi po ako natatakot. Kasi sabi ko, "Lord, kasama kita." At saka nakita ko ang kamay ng sovereign Lord na dahil 2 months po kami sa Pilipinas, hindi po siya never nagkulang sa amin. At sa pagbabiyahe lamang, sa pag-mission po, ano po yun eh, blessing na po yun eh, yung divine protection na kasakasama namin si Lord na kahit saan kami magpunta, dun, nakikita namin yung protection ng Panginoon sa aming buhay, pamilya. Kaya yun po ay tatlong lesson na binigay sa akin ng Panginoon nung nangyari yun. At naniniwala po ako that is a living testimony na ngayon yung sinishare ko sa inyo na si Lord ay nag-iisang Lord na buhay, the Lord of miracles, and the Lord that is the same yesterday, today, and forever. Amen! Praise God, purihin ang Diyos sa aking buhay dahil siya lang nagbibigay ng kalakasan sa ating lahat. Amen! Yun lang po. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise God! Praise God!